Manila. Ito ang TV Patrol. Magandang gabi, bayan! Simulan natin ang balitaan sa kabi-kabilang aksidente sa daan. Doon po sa Nueva Vizcaya, dalawa ang patay at 21 ang sugatan sa salpukan ng closed van at commuter van. Habang sa Quezon Province naman po, isa ang patay at 26 ang sugatan nang mahulog sa hukay ang isang pampasaherong jeep. Nagpapatrol, Dennis Datu. Pula na ang ilaw sa stoplight pero tumuloy pa rin sa pagkaliwa sa intersection ang isang truck sa South Coastal Road sa Talisay City, Cebu. Gumewang ang truck at ang resulta, nalaglag sa kalsada ang halos 100 sako ng mga feeds na lula nito. Walang nasaktan sa insidente pero nagdulot ito ng halos 2 oras na matinding traffic. Naisyuhan ang citation ticket ang driver ng truck dahil sa reckless driving, beating the red light at obstruction of traffic. Bumangga naman sa poste ng kuryente ang isang pampasaherong van sa National Highway ng Barangay Lasang, Davao City, bandang alauna Miyerkules ng madaling araw. 17 ang sugatan na agad nilapatan ng paunang lunas. Natrapa sa loob ng sasakyan ng ilang pasahero kaya kinailangan pang sirain ng mga rescuer ang harapan ng van. Sa inisyal na investigasyon, hindi umano gumana ang preno ng van at bigla itong lumiko kaya bumangga sa poste. Nawala ng kuryente ang ilang bahay at establishmento sa lugar. Sa Aritao, Nueva Vizcaya, yuping-yupi ang harapan ng closed van at commuter van na magsalpukan sa barangay Nagkwartelan nitong Martes ng umaga. Umabot pa ng ilang oras bago nakuha ng mga rescue team ang naipit na driver at ilang pasahero ng van. Dead on arrival sa ospital ang driver ng closed van habang nasawi rin ang isang pasahero ng van. Sugatan naman ang 2 sakay ng closed van at ang 19 na sakay ng commuter van kabilang ang driver nito. Sa investigasyon na wala't umano ng control ang van at napunta sa kabilang linya ng kalsada kaya sumalpok sa kasalubong na closed van. Magkakamag-anak ang mga sakay ng van na pauwi na galing sa bakasyon sa Santiago City, Isabela. Patay naman ang 81 taong gulang na lola matapos na mahulog sa hukay ang sinasakyang jeep sa Sitio Centro, Barangay Butangguillad sa San Francisco, Quezon nitong Martes ng hapon. Sa investigasyon, bigla ring nawala ng preno ang jeep habang paakyat sa matarik na bahagi ng kalsada. 26 na iba pa ang sugatan kabilang ang driver at 6 na bata. Dennis Datu, ABS-CBN News. Sa ibang balita naman, ibinalik na ng Department of Social Welfare and Development o ng DSWD ang pag-i-issue ng guarantee letters para sa mga nangangailangan ng tulong pinansyal sa pagpapagamot at pagpapalibing. Pansamantala kasi itong natigil nito lang Desyembre. Nagpapatrol, Jervis Manahan. Sa ospital nagpasko at bagong taon ang pamilya ni Amalia. Matapos ma-diagnose ng lymphoma ang kanyang kapatid noong 1 taon. Dahil matagal nang naka-confine, lumaki na ang bill sa ospital. Kaya naman lumapit na siya sa DSWD para mabawasan ang kailangan nilang bayaran. Naghanap kami ng kung saan pwedeng humingi ng tulong. So yun, salamat sa Lord, merong DSWD. First time ko kasing nag-seek ng help dito, pero sa tingin ko malaki yung tulong na nabigay nila sa akin. Alas 3 ng madaling araw din pumila si Alma sa tanggapan ng DSWD para mag-request ng tulong pinansyal. Pambayad naman ang bill ng kapatid niyang na stroke. Nabigyan naman sila ng guarantee letter bilang tulong. Kinapos kami ng para sa pang-discharge kasi malaki yung bills na cover ng ginamit nyo sa ospital. Okay. So, ito yung lang yung option namin para makabawas. Ay, sa amin naman pabor naman kasi yun ang kailangan namin sa bills. Okay. Guarantee letter. Ibinibigay ang mga guarantee letters sa mga kwalipikadong aplikante na nangangailangan ng tulong pampagamot at pampalibing na higit sa 10,000 piso. Inanunsyo ng DSWD na pansamantala munang suspendido ang paglalabas nila ng mabilisang cash assistance habang hinihintay ang pondo base sa probisyon ng General Appropriations Act. Sa ngayon, guarantee letters muna ang ipapamahagi sa mga mangangailangan ng tulong pinansyal. Pansamantalang sinuspinde ng DSWD ang paglalabas ng guarantee letters noong Disyembre 2023. Pero ibinalik na ito nitong January 2.
This is to confirm doon sa mga requirements ng ating financial management service na kung saan kinakailangan nating i-collate, no, lahat ng mga kinakailangan nating bayaran. Dahil, of course, we have to pay for the services of our service providers, particularly yung mga hospitals and mga funeral parlors. Ayon naman sa DBM, nailabas na ang first quarter notice of cash allocation ng DSWD at hinihintay na lang ma-credit ang pondo sa land bank. Maglalabas ng abiso ang DSWD sa kanilang mga opisyal na social media channels kung kailan maibabalik ang pamamahagi ng ayuda. Para makapag-apply, kailangan ng hospital bill o statement of account, promissory note kung nakalabas na ang pasyente, government ID at certification mula sa social worker. Ayon sa DSWD, hindi na kailangan ng certificate of indigency sa pag-request ng tulong medikal. Pero dapat kumpleto ang mga dokumentong nabanggit bago magpunta sa kanilang mga opisina. Jervis Manahan, ABS-CBN News. Dalawang Chinese warship ang nakitang umaaligid sa activity area ng Joint Maritime Patrol ng Pilipinas at Amerika sa West Philippine Sea. Kaugnay ang pagpapatrolya sa ikalawang Maritime Cooperative Activity ng Armed Forces of the Philippines at ng U.S. Indo-Pacific Command. At live mula West Philippine Sea, lulan ng BRP Ramon Alcaraz, nagpapatrol Jeff Caparas. Jeff, ano-ano ang mga aktibidad sa unang araw ng MCA? Alam mo, tama ka, Karen. Ano, nagpo-formation pa lamang yung mga barko ng Philippine Navy. Kabilang nga kung saan tayo nakasakay ngayon, ay namataan na natin yung dalawang Chinese warship na umaaligid. Dito yan mismo sa activity area sa West Philippine Sea. Sinubukan, Karen, na i-radio challenge ng Philippine Navy yung mga warship ng China, pero hindi tumugon ang mga ito. Alas 6 ng umaga, sabay-sabay na itinaas at winagayway ng BRP Davao del Sur, BRP Gregorio del Pilar at ng BRP Ramon Alcaraz ang bandila ng Pilipinas nang magtagpo sila sa West Philippine Sea. Kaugnay ito sa ikalawang maritime cooperative activity ng Armed Forces of the Philippines at U.S. Indo-Pacific Command. Aprobado ang MCA ng Mutual Defense Board Security Engagement Board o MDBSEB na umbrella term para sa routine goodwill activity sa dagat ng mga lumalahok na tropa ng Pilipinas at US. We've conducted series of activities. Number one, the comm check, communication check, wherein we primarily want to ensure connectivity and command and control of participating forces both from the Philippines and as well as from the US. Nagsagawa rin ng formation at execution maneuvers ang participating forces para sa combat operations. The RP-US joint exercise wants to ensure seamless integration of capabilities, at the same time testing our techniques, tactics, and procedures on how to go about and address evolving threats and challenges in the maritime domain and also as well other threats. Sa formation pa lang, para sa simulation for combat operations, namataan na ang mga barko ng China. Nang ma-detect ng BRP Alcaraz ang Warship 174 ng China, sinubukan nila itong i-radio challenge. China Warship 174, this is Philippine Navy. Warship 160, in accordance with international and Philippine national laws, you are within Philippine Exclusive Economic Zone. You are not responding. Your refusal to respond will be reported to concerned authorities. Over. Limang beses na sinubukang kausapin ng Philippine Navy ang People's Liberation Army Navy, pero hindi sila sumagot. We follow a certain policy guidelines. We call this as the rules of engagement. So this is our Bible in ensuring that in the event of a disruptive, at the same time dangerous maneuvers from any other countries that's want to disrupt the exercise, will be obliged to follow this one. Pasok sa 200 nautical miles exclusive economic zone ng Pilipinas ang activity area ng 2nd MCA. Alam mo, Karen, buong araw na hindi bumitaw yung dalawang Chinese warship, and in fact, nandito pa rin sila sa mga oras na ito ay nandito pa rin sila sa paligid ng tatlong barkong ating nabanggit. Pero sa kabila niyan, Karen, kahit na may presensya ng mga Chinese warships,
ay hindi naman na-disrupt yung activity o yung joint maritime cooperative activity ngayong araw. Ang sabi rin sa atin ng AFP, kahit hindi natin nakikita rito ay nasa area lang din yung mga barko ng Estados Unidos. Bukas, Karen, ay magpapatuloy ang MCA dito pa rin yan sa West Philippine Sea. Karen. Maraming salamat, Jeff Caparas. Magpapadala ang Pilipinas ng dagdag na floating assets sa West Philippine Sea ngayong taon. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, kasabay ito ng patuloy na pag-iit ng Pilipinas sa soberenya at karapatan itong protektahan ang mga mangingisdang Pinoy sa bahagi ng dagat na ilegal na inokupa ng China. Hindi nilinaw ng BFAR ang uri ng mga floating assets na ipadadala nila. Pero ayon sa tagapagsalita ng kawanihan na si Nazario Briguera, maglulunsad sila ng livelihood training para sa mga Pinoy na nangingisda sa West Philippine Sea. Matatanda ang ilang resupply boats ng BFAR at mga barko ng Philippine Coast Guard na naglalayag sa exclusive economic zone ang binangga ng China nitong nakalipas na taon. Ramdam ng mga residente ng mga Embo Barangay ang hirap sa pagkakawala ng kanilang mga benepisyo mula sa pamahalang lungsod ng Makati, lalo na pagdating sa mga serbisyong pangkalusugan. Binatikos naman ng tagig LGU ang ginagawang pagsasara ng Makati sa mga health center sa Embo Barangay. Nagpapatrol, Rafael Bosano. Imbis na abala sa mga pasyente, abala sa pagsusulat sa papel ang mga health worker ng Barangay Pitogo ng panibagong health center na pupuntahan ng kanilang mga residente. Kasunod ito ng anunsyo ng Makati LGU noong isang araw na kailangan ng isara ang mga health center at lying-in clinic sa 10 Embo Barangay matapos mapaso ang kanilang license to operate. Kasabay nito, hindi na rin magagamit ang mga yellow at blue card na malaki ang benepisyo para sa mga residente gaya ng libreng gamot at pagpapa-ospital matapos magdesisyon ng Korte Suprema na ang Taguig City ang may jurisdiksyon sa mga Embo Barangay. Nagdulot ito ng pangamba sa mga apektadong residente tulad ni Mang Raul. Bigat ha, isipin mo hindi kami bumibili ng gamot, eh ngayon bibili na kami. Malaking bagay. Kahapon nga ho, para lang kami dito. Ang lungkot-lungkot namin, para kami, lalo na yung mga pasyente. Pupunta sila sa ganitong lugar, mamamasahe din sila. Tapos pagdating doon, nakakasigurado ba sila na malilibre sila sa gamot? Ang pagsara ng Makati ng mga health center sa Embo Barangay, binatikos ng lokal na pamahalaan ng Taguig. Sa isang pahayag, tinawag nila itong panlilinlang at panloloko dahil hindi naman umano kailangan ng license to operate ng mga health center maliban na lang kung ito ay isang registered primary care facility. Ipinaliwanag din ito na noong Setyembre ng nakaraang taon, nagpulong ang Makati, Taguig at Department of Health at napagkasunduan ang panukala ni Makati Mayor Abby Binay na Taguig na ang mamamahala ng mga health center sa Embo simula October 1. Pero tinalikuran na lang umano ni Binay ang kasunduang ito. Para tugunan ang problemang kinakaharap ng mga residente, sinabi ng Taguig na bukas ang kanilang teleconsultation hotline araw-araw para sa mga taga-Embo Barangay. Nagtalaga rin ang Taguig ng mga tinatawag na catchment center o yung mga health center sa Taguig na sasalo sa mga residente ng mga Embo Barangay. Ang Barangay Pitogo, Sembo at South Sembo kailangan pumunta sa Fort Bonifacio Health Center. Paano po kung emergency? Eh paano na po nga? Kaya nga po nagagalit yung mga pasyente. E di, instead nagagaling ka, dying ka na. Sana po, tugunan na po ni Mayora Lani Cayetano yung hiling ng mga tao. Close na po lahat ng Embo-Embo. Close na po yung mga health center. Dito nga kami para kaming ano eh, para kaming information din dito na kanina pa tinatanong anong gagawin nila. Kanina inanunsyo rin ng Taguig na pwede ring magpa-dialysis ng libre ang mga residente ng Embo Barangay sa kanilang dialysis center basta tumawag at magdala ng kaukulang requirements. Rafael Bosano, ABS-CBN News. Samantala, sa inilabas naman na pahayag ng Makati LGU ngayong araw, sinabi nilang
hindi nila ginigipit ang mga apektadong residente ng Embo Barangays dahil matagal nang alam ng pamahalang lungsod ng Taguig sa pamamagitan ng mga sulat na magsasara ang mga health center sa lugar at kinakailangan mag-renew ng license to operate sa DOH dahil sa diagnostic services nito. Ayon pa kay Makati City Administrator Claro Certeza, tinanggihan ng Taguig ang Memorandum of Agreement tungkol sa pagmamay-ari, mga ari-arian na pagmamay-ari at pinamamahalaan ng Makati pati na ang data sharing agreement na iminungkahi ng huli. Muli niyang idiniin na ang desisyon ng Korte Suprema ay tungkol sa political jurisdiction o territory at hindi tungkol sa pagmamay-ari ng mga pasilidad. Simula na ang dalawang araw na pagbabasbas sa mga replika ng Poong Nazareno at mga estandarte. Bahagi po ito ng mga aktibidad bago ang traslasyon ng Poong Nazareno sa Enero 9. Live mula sa Plaza Miranda sa Quiapo, nagpapatrol si Robert Mano. Robert, gaano karami ang mga replika na binabasbasan dyan? Bernadette, umabot sa 570 yung replika ng Poong Nazareno na binasbasan dito kanina sa Plaza Miranda. Sa dami nga nito mga replika ng Poong Nazareno at maging mga estandartes ay mas binabuti na ng simbahan ng Quiapo na agahan yung pagbabasbas kanina. Alauna pa lang na madaling araw, nasa Quiapo na ang grupo ni Maricel. Kwento niya, hating gabi nang tumulak sila pa Quiapo mula bagong silang Caloocan. Taos po talaga sa puso namin yon. Bilang isang deboto po, kami, kahit gaano pa po katagal yan, mag-aantay po kami. Di namin mai-express sarili namin kung gaano kami kasabi, gaano kami kasaya na muli po namin masisilayan ang senyor. Nagmula sa iba't ibang lugar ang mga replika gaya ng Bulacan, Pampanga, Rizal at NCR. May life size at mayroon ding maliliit na dala ng mga deboto. Yung mga replika po na ginagamit natin all throughout the year, ang siya naman nating binabasbasan sa pagkakataong ito bilang pagbibigay galang din po natin sa gamit na inilalaan natin para sa pagpapakita ng ating pananampalataya. At higit sa lahat, huwag nating kalilimutan, ang binabasbasan ay hindi lamang ang imahen, kundi ang tao na nagmamay-ari ng imahen. Matapos ang pagbabasbas, iprenosisyon ang mga replika. May mga paalala naman ng Quiapo Church sa mga deboto para sa traslasyon sa Enero 9, kabilang ang muling pakiusap na huwag nang sumampa sa andas at sa halip ay ituon ang atensyon sa Poong Nazareno. Siya lang yung bida at siya lang yung maipakita natin habang tayo ay nagpuprosesyon. Iwasan po nating magtulakan. Pwede pa rin pong maghagis ang panyo at maipupunas po sa ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Pwede pa rin pong humila sa lubid. Maging maingat po tayo para wala talagang masaktan. Inaabisuhan rin ang mga deboto na gumamit ng maliit na transparent na bag para mabilis ang inspeksyon. Pinapayuhan naman ang mga debotong may sakit, matanda o bata na manatili lang sa gilid ng kalsada. Samantala, magde-deploy naman ang Philippine Coast Guard sa Quirino Grandstand, Jones Bridge at Simbahan ng Quiapo, pati na rin sa Pasig River at Manila Bay. Bukod pa ito sa nasa 15,000 pulis na ipakakalat ng PNP para sa traslasyon. The RD of NCRPO is requesting for additional forces, and we are considering that, and we will be getting augmentation from regions, other nearby regions. Lahat po, kinonsider na nila na pwede mangyari, and I'm happy with their preparations. Kinumpirma din ni Acorda na nagpulong sa Malacanang para sa traslasyon, kasama ang iba-ibang ahensya ng pamahalaan gaya ng MMDA, DILG at PNP, at mga parishioners ng Quiapo Church. We are happy that even at the Malacanang level, nagpatawag kanina si Executive Secretary, because the President himself is really tinututukan din natin ito. At sinabi nga sa meeting na si Presidente mismo ang nagpatawag ng meeting ngayon. There are no major threats, but again, palagi kong inuulit, even in the absence of such threat, we always prepare for the worst. Idineklara namang no-fly zone para sa mga drone ang mga lugar na dadaanan ng traslasyon. Pero pinag-aaralan pa rin kung puputulin ang cellphone signal sa naturang ruta para sa seguridad.
Bernadette, bukas araw ng Huwebes ay magkakaroon ulit ng pagbabasbas ng replika ng poong Nazareno at mga estandartes. Samantala, sa unang Biyernes naman ng taon ay susubukan ng ipatupad ng simbahan ng Quiapo yung kanilang one entry multiple exits policy. Ibig sabihin, sa First Friday, kung magsisimba ka dito sa Quiapo at balak mo na pumasok ng simbahan, ang daan mo ay sa bahagi lamang ng Villalobos Street. Kapag lalabas ka naman ng simbahan, ikaw ay dadaan sa Quezon Boulevard, sa Evangelista at sa bahagi naman ng Plaza San Juan. Bernadette. Maraming salamat, Robert Mano. Handang-handa na ang Filipino-American comedian at actor na si Jokoy sa nakatakdang pag-host ng 81st edition ng Golden Globe Awards sa January 7, oras sa Amerika. Sa social media, kuwelang ipinasilip ni Jokoy ang ilang paghahanda sa nalalapit na hosting stint. Una nang sinabi ni Jokoy na itinuturing niya ang extra special sa kanyang karera, ang kauna-unahang pag-host sa isang major award show. Unang nakilala si Jokoy sa paghahatid ng komedya, tampok ang kanyang pamilya na may dugong Pinoy. Pee. Always pee. Get rid of the white crusties in the corner. You want to be a host with white crusties. It's creepy. Nananatiling maluwag ang daloy ng trapiko sa EDSA at sa iba pang pangunahing kalsada sa Metro Manila. Kaiba ito sa naranasang matinding traffic noong kasagsagan ng Pasko. Samantala, isang aksidente naman ang naitala sa pagitan ng truck at dalawang sasakyan. At live mula Quezon City, nagpapatrol Johnson Manabat. Johnson, may nasugatan ba doon sa aksidente at kamusta ang traffic ngayon? Karen, maswerte pero wala namang nasugatan sa naturang aksidente o banggaan ng sasakyan sa intersection ng Quezon Avenue at na Examiner Street bago magtanghali kanina. Kita pa sa kuha ng CCTV ng Barangay West Triangle ang pangbangga ng truck sa mga sasakyan sa kanyang unahan kanina. Sabi ng truck driver na si Romualdo Regala, mabaga lang ang takbo niya pero hindi anya kumagat ang preno kaya inabot ang mga nakahintong sasakyan sa kanyang unahan. Samantala, sa maghapong pagbaybay namin sa ilang bahagi ng EDSA, naging mas maluwag na ang biyahe ng mga motorista kanina, kaiba sa naranasang matinding traffic noong Pasko at ng bagong taon. Narito naman ang latest traffic situation mula sa aming pwesto sa EDSA North sa Quezon City. Rush hour na ulit kaya naman may pagbagal na ng daloy ng mga sasakyan dito sa northbound lane ng EDSA, tapat lamang ng magkakatabing mall sa gilid ng EDSA. Silipin po naman natin ang sitwasyon sa bahagi ng EDSA Mandaluyong para sa mga patungo sa direksyon ng Ortigas o yung mga patungo ng Quezon City. May build-up na rin po ulit ng mga sasakyan dyan sa northbound lane tapat ng malaking mall sa lugar, kaya bumper to bumper ulit ang inyong magiging biyahe ngayong gabi. Sa mga pauwi po naman galing sa trabaho at babaybay sa Commonwealth Avenue patungong Fairview, narito ang inyong gabay sa lagay ng traffic hanggang sa mga oras na ito. Mararamdaman ulit ang pagbagal ng dali ng traffic dahil sa volume ng mga sasakyan sa eastbound lane o patungo sa Tandang Sora at ng Fairview area. Sa mga pauwi naman po ng norte at dadaan sa North Luzon Expressway o ng NLEX, back to normal na rin ang traffic situation gaya sa mga regular na araw ng biyahe, pero may build-up na rin papasok sa Balintawak Toll Plaza. Tuloy-tuloy naman ang biyahe nang galing sa probinsya at pabalik ng Maynila gaya sa Mapulang Lupa sa Valenzuela City. Kahit ramdam na ang volume ng mga sasakyan, light traffic naman sa Mindanao Toll Plaza, gayon din sa Mekawayan at magkakaroon ng bahagyang build-up sa Bokawe sa Bulacan. Maginhawa po naman ang biyahe ng ating mga kababayan sa Sasimon area dyan sa Pampanga. Karen. Maraming salamat, Johnson Manabat. Sinabi po ng Department of Transportation na pwede pang pansamantalang pumasada ang mga unconsolidated jeepneys hanggang January 31. Ito'y habang hindi pa pinalang datos sa mga ruta na wala o kakaunti ang nagpa-consolidate. Samantala, nangangamba po naman ang isang grupo na maaring maapekto o maapektuhan ng jeepney modernization kasama na ang umano'y posibleng pagtaas ng pasahe. Nagpapatrol, Andrea Tagines. Marami na umano ang nagpa-consolidate sa mga kasamahang tsuper at operator ni Mang Rico sa rutang Muñoz-Pavito Cruz sa Maynila. Kung siya ang tatanungin,
nang hihinayang pa rin siyang bitawan ang nag-iisang jeep na katatapos lang niyang mahulugan. Kapag nag-umpisa nang maghigpit ang LTFRB, posibleng hindi na makapasada si Mang Rico matapos ang January 31. Talagang hindi namin pinasok. Ito nga, nahirapan nga kami magbayad, 5-6 pa. Tao, lalo na yung milyon. Parang nahirapan talaga kami noon. Milyon, magkautang kami ng milyon. Base sa naunang memorandum circular ng LTFRB, papayagan na lang pumasada ang mga unconsolidated jeepney o PUV operator tulad ni Mang Rico hanggang January 31 kung kulang o wala ni isa ang nakapag-consolidate sa kanilang ruta. Pero sa isang pahayag kahapon, sinabi ng DOTR na pwede pang bumiyahe ang mga hindi pa consolidated hanggang katapusan habang hindi pa nailalabas ang kabuuang datos ng programa. Paliwanag ng Office of Transportation Cooperatives, kakailanganin pa nila ng mas mahabang oras para makuha ang consolidation rate sa bawat ruta. Yung numero kasi, pina-finalize po yan ng LTFRB. Naghihingi sila ng few more days kasi dumagsa yung pumunta. So siguro the next few days, magkakaroon tayo ng final count po, not only in NCR pero pati rin po dito sa buong Pilipinas. Pero paglilinaw ng OTC, pagkatapos ng isang buwang palugit, consolidated groups na ang sasalo sa mga ruta ng mga hindi nakapag-consolidate. Yung mga operator, pagdating nga ng February 1, meron siyang information na siya po ang revocation po ang tawag sa kanyang prangkisa or cancellation. Ngunit yung kanyang mga drivers, itutulungan po natin sila dahil pwede naman po sila lumipat sa mga ibang kooperatiba na pwedeng mag-assume dun sa ruta or franchise na hindi na nag-renew. Samantala, nangangamba ang isang grupo sa posibleng pagtaas ng pamasahe dahil sa jeepney modernization, lalo na't malaki ang magiging amortization para makabili ng makabagong unit. Hindi malaam muna mag-50 at pag nag-50 yun, syempre aray yun, no? Ano po kinaibahan mo dun sa bus, dun sa LRT, sa MRT? So lahat na nagtataasan. So talagang masakit sa bulsa, no? Lalo na yung jeep yung inaasahan ng masa pagdating dun sa mura. Pero may sagot ang DOTR. Ang minimum pamasahe po ngayon ng isang traditional ay 13 pesos. Ang modern po ay 15 pesos. At ito rin po yung difference since 5 years ago. So yung sinasabi nila na in 4 or 5 years ay lalayo ang minimum pamasahe po ng modern, wala po kaming nakikitang basehan, lalo na sa historical basis. Pero payo ng commuter group dapat ay maghanda pa rin sa maaaring mangyari sa mga susunod na buwan at taon. Andrea Taguines, ABS-CBN News. At alamin po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, maaraw ba o uulan bukas? Henry, mainit at maalinsangan sa malaking bahagi ng bansa at kaunting ulan lang ang aasahan bukas. Pero buong Luzon pa po ang maapektuhan ng amihan, samantalang yung mainit na hangin naman mula sa Pasipiko, ang easterlies ang iiral sa may Visayas at sa Mindanao. Wala pa rin pong inaasahang samalang panahon sa ating bansa hanggang sa susunod na linggo. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas, araw po yan ng Webes, sa Mindanao merong mga malakas na ulan bandang umaga dyan po sa may Zamboanga City at sa Basilan. Meron din po mga pag-ulan dyan sa may Davao Oriental at Davao Occidental na posibleng tumagal hanggang pagsapit ng tanghali. Pero mababa naman na ang tsansa ng ulan sa ibang bahagi pa ng Mindanao hanggang pagsapit na po yan ng gabi. Maghapon ding mainit, maalinsangan at mababa ang tsansa ng ulan sa halos buong Kabisayaan. Pero posible po mga pag-ulan sa hilagang bahagi at silangang bahagi ng Samar maging sa may Northern Panay pag lumalim ang gabi. Pareho rin po ang iiral na panahon maghapon sa Palawan, maaraw po at mainit at hanggang gabi halos walang ulan sa buong probinsya. Sa Luzon may mahihinang nakatamtamang ulan buong araw sa may Eastern Cordillera at Cagayan Valley, dala po yan ng amihan at meron ding mahihinang ulan sa may Quezon Province, Oriental Mindoro at ilang bahagi ng Bicol Region. Mababa naman ang tsansa ng ulan sa ibang bahagi pa ng Luzon. Tayo po sa Metro Manila, maaraw at mainit sa umaga, bahagyang kukulimlim sa tanghali at posible po ang mahinang ambon o pag-ulan na di naman magtatagal, bandang hapon po yan.
At yan po ang update sa lagay ng panahon. Kapamilya, may apat na bagong pangalan sa listahan ng mga bagyo na gagamitin ng Pag-asa ngayong 2024. Maaaring kayo po ay napapaisip, bakit nga ba may pangalan ang bagyo? May hanggang 20 bagyo sa bansa taon-taon. At ang bawat isa rito ay binibigyan ng pangalan mula sa listahan ng Pag-asa, Pagkabuo o Pagpasok sa Philippine Area of Responsibility. Pero bakit nga ba pinapangalanan ang mga bagyo? Para sa warning agencies tulad ng Pag-asa, mas madali ang recall sa paparating na bagyo kung may pangalan ito, kaya mas nakapaghahanda ang publiko. Ang Australian meteorologist na si Clement Raggi ang unang nagbigay ng pangalan sa mga bagyo mula 1887 hanggang 1907. Sa buong mundo, Pilipinas lamang ang gumagamit ng local names para sa mga bagyo bukod pa sa international name. Pinasimulan ito noong 1963 ng Weather Bureau na ngayon ay Pag-asa na. Karaniwang pangalan ng mga babae na nakabase sa Filipino alphabet at nagtatapos sa NG ang ginagamit noon tulad ng Auring, Bebeng, Karing at iba pa. Pero noong 1998, nagkaroon ang Pag-asa ng Name a Bagyo Contest para baguhin ang sistema ng pagpapangalan sa bagyo. Unang ginamit ang mga napiling pangalan noong 2001. Hanggang ngayon, ginagamit pa rin ang listahan na may 25 pangalan at 10 auxiliary names na iniikot-ikot kada 4 na taon. Meron ding mga pangalan na nareretiro sa listahan kapag nagdulot ito ng pagkamatay ng 300 katao o higit pa o pinsalang 1 bilyong piso o higit pa. Ilan na sa mga inalis na pangalan ang Bagyong Ondoy, Yolanda at Odette. Para naman sa taong 2024, unang beses gagamitin ang mga pangalang Aghon, Kerubin, Romina at Upang. Yan po ang kwentong napapanahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat kapamilya! Umabot na sa mahigit 60 ang namatay sa malakas na lindol na yumanig sa Japan nitong bagong taon. Pinakaapektado ang Noto Peninsula kung saan may ilan pang pinangangambahang natabunan ng mga gumuhong gusali. Nakikita na mas pahirapan ang rescue efforts dahil naman sa nagbabadyang pagbuhos ng malalakas na ulan. Marami po sa mga residente sa Ishikawa Prefecture ang purasahang lumikas, lalo't may naitatala pa rin serya ng mga mahinang pagyanig. Ibinahagi ng its Showtime host na si John Hilario ang karanasan noong tumama ang malakas na lindol sa Japan sa kasagsagan ng kanilang bakasyon doon kasama ang pamilya. Sa Japan din sumalubong ng bagong taon ang pamilya ni Richard Gutierrez. Nagpapatrol, Gainiel Krishnan. Matapos ang pagsalubong ng bagong taon sa Japan, panandali ang nahaluan ng takot ang bakasyon ng its Showtime host si John Hilario kasama ang kanyang misis na si Maia at anak ni si Sarina. Ito'y matapos silang maranasan ang malakas na lindol na tumama sa Japan. Nasa 22nd floor sila ng hotel sa Osaka nang mangyari ang pagyanig. Ang ramdam na ramdam namin, eh, talagang umuuga yung buong building, gustong bumaba talaga ni Maia. And sabi ko, hindi gagana talaga yung elevator pag ganyan eh. Surely hindi talaga gumagana. Tsaka mahirap kapag na-stuck ka sa loob ng elevator. Pag nag-stairs naman kami, sobrang taas eh. Eh meron akong bata. Nang makahanap ng pagkakataon, dali-dali bumaba sa gusali si Jong kasama ang kanyang mag-ina. Lumabas kami and then tinignan namin kung may mga nagbababaan. Wala. Actually, wala. So, pero kami nakitang room service na ano, tinanong na, sabi niya, there's an earthquake. Sabi niya, oh yes, sabi niya, it's normal. So sa kanila parang normal na. Labis ang pasasalamat ni Jong na ligtas silang nakauwi ng Pilipinas at back to work na siya sa its Showtime. Sa Japan din nag-celebrate ng bagong taon ang pamilya Gutierrez. Magkakasama sa Tokyo ang mag-asawang Eddie at Annabelle. Present din si Narufa, Elvis at kanilang mga anak. Gayun din si Richard pero hindi kasama si Sarah Labati at mga anak nilang si Nakai at Zion na nagdiwang ng bagong taon sa Bohol.
Nagkita rin sa Japan si Rufa at kanyang co-star sa Can't Buy Me Love na si Belle Mariano. Kwento ni Rufa, saludo siya sa husay ni Belle sa pag-arte at believe siya sa ganda ng ugali nito, lalo na ang pagiging masiyahin. Happy din si Rufa na nagkaroon sila ng pagkakataon ni Belle na mag-time out sa trabaho at mag-enjoy sa Japan. Gino Krishnan, ABS-CBN News. Lima ang patay ng magbanggaan at lumiyab ang dalawang eroplano sa Haneda Airport sa Tokyo, Japan. Kabilang sa mga nasawi ay mga kawanin ng Japan Coast Guard na magre-responde sana sa lindol sa Ishikawa Prefecture. Nagpapatrol, Katrina Domingo. Nilamon ng apoy ang dalawang eroplano sa Haneda Airport sa Tokyo matapos magbanggaan sa runway ang Airbus A350 ng Japan Airlines at ang eroplano ng Japanese Coast Guard. Ayon sa Japan Airlines, ligtas na nakalabas mula sa nagliliyab na commercial plane ang 12 crew at 367 na pasahero nito, kabilang na ang 8 sanggol. Pero sa kasamaang palad, 5 sa 6 na sakay ng eroplano ng Japan Coast Guard ang nasawi. Sabi ni Japan Prime Minister Fumio Kishida, paalisa na ang mga opisyal patungong Central Japan para tumulong sa mga biktima ng lindol na yumanig sa Ishikawa Prefecture noong ikalawang araw ng 2024. Nananatiling nakasara ang runway ng Haneda Airport habang patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang insidente. This is the beginning of the year where the traffic is very busy, a lot of people coming back and there's a lot of impact. Well, at this point, they closed the runway and it's a re-operation, have no fixed conclusive date. Dagdag ng kalihim, umabot na sa 160 ang kanseladong domestic flights sa Japan, habang 4 na international flights din ang naapektuhan. And in order to address the transportation needs, there is a 20 emergency flights in operation and also there are emergency Shinkansen operations. Nagpaabot ng pakikiramay ang Japan Airlines sa mga nasawi at humingi ng paumanhin sa abalang dinulot ng insidente. Iginiit din ng JAL na walang issue o irregularidad na nakita mula sa kanilang eroplano simula nang umalis ito sa New Chitose Airport sa Sapporo noong Martes ng hapon. Nagbigay din anila ng permiso ang air traffic control officials ng Haneda Airport na lumapag ang flight JL516 sa runway C ng paliparan. Nangako naman ng JAL na makikipagtulungan sila sa investigasyon. Katrina Domingo, ABS-CBN News. Pansamantalang pinalaya ng piskalya ang 4 na kawanin ng barangay na sinasangkot sa pagpatay sa isang lalaki sa Las Piñas City. Naunang natagpuan na palutang-lutang ang bangkay ng biktima sa isang creek sa barangay Manuyo 1. Nagpapatrol, Job Manahan. Hindi makapaniwala ang kaanak ng biktimang si Jericho Rocobo na pansamantalang pinalaya ang 4 na sospek na sangkot sa pagbugbog at pagpaslang umano sa biktima noong December 27. Ayon sa Las Piñas Police, nakulangan ng City Prosecutor's Office sa isinumite nilang ebidensya. Nakakalungkot man pero yun po ang desisyon po ng ating piskalya. Medyo nakulangan po sila sa mga ebidensya na isinumit pa namin. Kasi nag-haul na rin kami sa oras, sa CCTV footage hindi kagad namin na-submit sa kanila on time. Ayon pa kay Torion, hindi naman ibig sabihin na lusot na ang mga sospek sa kaso at nakakasana ang preliminary investigation sa susunod na linggo. Release for further investigation. Nagkaroon po kami ng hearing on January 8 na nakalagay roon. Magsasubmit kami ng mga karagdagang ebidensya para palakasin po yung kaso. Dismayado naman ang mga kaanak ng biktima sa naging desisyon ng piskalya at nangangamba sila na balikan ng mga sospek. Nabigla po ako. Masyado pong malakas ang ebidensya namin pero parang pinabasura po. Nagulat po ako, nakaglaya yun na nasa labas na daw po. Isa rin po yung pangamba po namin na baka po kami balikan. Yun din po ang kinakatakot po namin. Batay sa investigasyon, binigti ang biktima at nakita ang may sugat sa mukha ng iahon sa creek noong December 27, 2023. Una na itong dinala sa barangay hall ng Manuyo 1 noong December 26 dahil sa reklamo ng pagnanakaw. Sinubukan kunin ng ABS-CBN News ang panig ng barangay chairman pero hindi ito lumabas ng aming puntahan sa kanilang bahay. Tikom naman ang bibig ng mga barangay tanod na katrabaho ng mga sospek.
Pinaghahanap na ng Las Piñas Police ang may anim pang sangkot sa krimen. Job Manahan, ABS-CBN News. Arestado ang limang suspect sa pagnanakaw sa isang mall sa Ozamiz City nitong bagong taon. Tinatayang mahigit 30 milyong piso na halaga ng alahas at cash ang natangay ng mga suspect. Nagpapatrol, Israel Malasa. Sa masukal at madamong bahaging ito, binutas ng mga suspect ang bahagi ng pader para makapasok sa compound sa likurang bahagi ng mall sa Ozamiz City madaling araw ng bagong taon. Dumaan sila sa drainage para makapasok sa mall. Binutas din nila ang sahig ng mall para makamunta naman sa food court. Nangyari ito more or less 2 a.m. ng January 1. But yung operation nila, it took them 3 days para mahukay nila yung dito na banda sa mall. Kasi yung in-access nila na kanal is wala namang problema, hindi na kailangan nila maghukay. So dito na lang sila naghukay sa entrance and exit nila doon sa may compound ng tiryahan. Tapos naka-access na sila sa kanal, naghukay sila dito sa mall para maka-access sila sa floor ng food court. Sinira nila ang roll-up na steel door at pinasag ang salamin ng dalawang jewelry shop at tinangay ang mga pera at alahas. Hindi pa nakontento, sinira at pinagnakawan din pati ang automated teller machine. Sa paunang pagtaya ng mga pulis, higit 30 milyong pisong halaga ng alahas at cash ang natangay ng mga suspect. Nagkasa ng hot pursuit operation ng mga pulis. Sa tulong ng CCTV, nahuli ang lima sa mga suspect Enero a 1 ng gabi. Local lang itong mga suspect so far. Wala namang mga records. Pero yung tatlo from Tangub City, known as mga magnanakaw sa area. Inutos din ng alkalde ng Ozamiz sa mga pulis na tutukan ang krimen. Pawang mga nagtatrabaho sa peryahan sa likod ng mall ang mga suspect. Hindi naman alam ng isa sa mga may-ari ng peryahan na sangkot sa krimen ang ilan sa kanya mga empleyado. Wala mo yung mga alahas na kita man namin din, mga maratuan. Sabi niya, walang alahas na nakuha sa kanila. Madumi umano ang mga damit nila dahil sa pag-ulan noong mga nakaraang araw. Hinihintay din niya ang resulta ng investigasyon, pero naaawa siya sa mga nahuli dahil mababait umano ang mga ito. Sinampahan na ng reklamong robbery ang mga suspect, pero sa ngayon, hindi pa nababawi ang mga ninakaw na pera at alahas. Inaalam din kung sino ang leader ng grupo. Israel Malasa, ABS-CBN News. Pumalo na sa 700 million pesos ang pinagsamang kita ng 10 pelikula sa Metro Manila Film Festival. Sa kabila naman ng mainit na pagtanggap ng publiko, marami ang umaaray sa mahal na presyo ng tiket sa mga sinihan. Nagpapatrol, MJ Felipe. As of yesterday, na-reach na po namin yung target namin na gross receipts. Okay. Naka 700 million na. Good news ang ibinalita ng Metro Manila Film Festival na naabot na nito ang target ticket sales nila ngayong taon. May ilang araw pang natitira at umaasa sila na hihigit pa ito o dodoble bago matapos ang festival. Sa kabila ng tagumpay at mainit na pagtanggap ng publiko, may ilang nagtataka kung bakit mahal ang presyo ng sine. Kung masa, 150 to 200 pesos, that would be enough, good enough. Tingin ko yun yung kaya ng masa. Sa akin, parang mga 200 to 250 okay na. Bakit po? Siyempre, para yung mga estudyante makapanood din. Naglalaro sa 300 hanggang 400 pesos ang presyo ng ticket. Mahal talaga ang sine right now. And parang nasa 300 ba to 400. And yung mga Firefly, may nakita ako, nagpo-post parang 520, 800, parang paano nila ma-afford. Nung nagsimula ang sine, it was an affordable entertainment for Juan de la Cruz. And I think hindi natin masyado masasabi yan ngayon. Para mas marami Pilipino ang manood, sana ibaba ang
presyo ng ticket. Alam naman natin na ang MMFF noon-noon pa, it's a tradition na minsan family event siya, sabay-sabay silang nanonood. Ngayon, namahal yung sinihan, tapos hindi naman nagtaas yung sweldo ng mga tao. Paano na nila gagawin yung tradisyong yun? Paliwanag ni Chairman Artes, nagbabago ang presyo ng ticket depende sa lokasyon. Malaki rin aniya ang gastos ng cinema operators pero patuloy nila itong pag-uusapan. Yung aircon, okay. Yung lease ng lugar, kasi di ba may mga commercial spaces yan. May okay. Lease yan on a per square meter basis. Siyempre po, yung sa probinsya, mas mura ang lease niyan okay. As compared say nasa Makati ka. Ayon kay Senator Jinggoy Estrada, umaasa siyang matatalakay na ito ng Senate Committee on Public Information and Mass Media sa pagbabalik sesyon sa January 22. Inirerekomenda niyang i-lift ang amusement tax, VAT at distribution fee para makatulong sa producers at magkaroon ng subsidy program gaya sa ibang bansa. Para naman kay Quezon City District 1 Representative Arjo Ataide, global concern ang issue ng presyo ng ticket. Asahang tatalakayan nila ito sa Kongreso kasama ang mga stakeholders para makahanap ng paraan para maibaba ang ticket prices. May pag-uusap po kami ni FDCP Chair Pip about it and ini-schedule ko lang po. Magpipresent po siya na baka pwedeng magkaroon ng moratorium sa collection ng mga taxes, magkaroon ng other incentives para po mababaan yung ticket price. Samantala, all systems go na ang Manila International Film Festival sa Los Angeles, California sa katapusan ng Enero. Pagkatapos nito, paghahandaan na ng MMFF Committee ang 50th edition ng Film Festival ngayong 2024. MJ Felipe, ABS-CBN News. Nakaranas ng malawakang blackout sa buong Panay Island at ilang bahagi ng Negros dahil sa pagbagsak ng malalaking planta sa Panay Grid. Kaya po naman kanya-kanyang diskarte ang mga apektadong residente para makapag-charge ng mga gadget at iba pang pangangailangan. Nagpapatrol, Lady Vicencio. Matapos ang maliwanag na holiday season, balot ngayon ng dilim ang ilang lalawigan sa Western Visayas dahil sa malawakang power outage. Hapon ng January 2, nawalan ng supply ng kuryente ang mga lalawigan ng Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo, Panay at ilang bahagi ng Negros. Hanggang ngayon, malaking bahagi pa rin ng Panay Island ang wala pa rin supply ng kuryente. Ang pamilya De Mayo sa Haro, Iloilo City, naglatag ng matutulugan sa rooftop ng ancestral house nila dahil sa init. Nakicharge naman ang ilang residente sa charging station sa harap ng City Hall. Habang ang ilang negosyante gumamit na ng generator set para maitawid ang kabuhayan. Sa bayan ng Pavia sa Iloilo, naunsyami ang pagbabalik eskwela ng mga estudyante. Sa bahay ni Lazarina, pinatutuloy muna niya ang mga batang kapitbahay dahil naka-solar power sila. Yung iba din nag-ask na i-charge, meron din po isang bata na naki-nebulize, nagdala ng nebulizer. Affected talaga yung mga nag-work from home. Tsaka yung lalo na yung may sakit. Mga senior citizens, but actually lahat po talaga. Sobrang hirap po para sa amin kasi may anak po akong isa, hindi siya makatulog ng maayos, maraming lamok. Nire-review siya namin sa kanyang mga lessons, pero di namin nagawa kasi wala talaga kaming alam niya na mga ilaw. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, nagkaroon ng unscheduled maintenance shutdowns ang malalaking power plants sa Panay, kaya nagkaroon ng malawakang blackout. Prior to 12 noon, normal ang sistema. Biglang pumalya si PEDC Unit 1 at 83 megawatts. Of course, may konting effect yan, but it was recovered. 2 hours, siyang nag-normal. 2:19 p.m., biglang may pumalya ulit at nagkasunod-sunod na ho yung 6 na planta. Nasa 400 megawatts ang kailangan para masuplayan ng kuryente ang mga apektadong lugar. Pero nasa kalahati pa lang ang nage-generate na kuryente ngayon ng mga power plant ayon sa NGCP. Hinihintay pa ng NGCP ang opisyal na report ng mga power plant kung ano ang dahilan ng pagbagsak ng mga ito. Pinaalalahanan naman ng Department of Energy ang NGCP sa responsibilidad nito bilang system operator para masiguro ang supply ng kuryente sa grid.
Nanawagan naman si Iloilo City Mayor Jenny Trenya sa Kongreso na imbestigahan ang insidente. Sabi naman ng Energy Regulatory Commission, ginagawa na ang lahat ng paraan para maibalik ang supply ng kuryente sa Panay sa lalong madaling panahon. Lady Vicentio, ABS-CBN News. Nagpapaalala po naman ang Commission on Higher Education sa mga State Universities and Colleges o SUC at maging sa Local Universities and Colleges o LUC na dapat na nilang tigilan ang pagtanggap ng senior high school students o yung mga papasok sa grades 11 at 12. Alamin kung bakit sa pagpapatrol ni Joyce Balaggio. Walang trabaho ang single mom na si Julie Ann Beldad, kaya naman wala siyang ibang pinipiling paaralan para sa kanyang mga anak kundi ang public school. Ang kanyang panganay, grade 11 na sa susunod na pasukan, kaya naghahanda na rin siya sa kung saan niya ito i-enroll. Lalo pang nangamba si Julie nang mabalitaang hindi natatanggap ang mga pampublikong kolehiyo at universidad ng senior high school students. Mahirap sa ano kalagayan ko kasi sa kalagayan ko wala akong trabaho. Eh, kung magpa-private home man yan, hindi rin ko ma-sure na makakapagbayad kami sa tuition ng bata. Sa inilabas na memorandum ng Commission on Higher Education, pinaalalahanan nito na mula school year 2016-2017 hanggang 2020 hanggang 2021 lang dapat nag-aalok ang mga state universities and colleges o SUCs at local universities and colleges o LUCs ng senior high school programs. Pinayagan lang ito noon dahil nangangailangan ng tulong ang Department of Education sa pagpapatupad ng mga unang taon ng K-12 program. CHED and DepEd signed an agreement that during the transition period, state universities and colleges can offer senior high to use the excess capacity of classrooms and teachers. And these students will be paid by DepEd through vouchers. The transition period is already finished. It stopped. It finished in 2021. The public universities now have full capacity because their enrollment has increased. And therefore, there is no more legal basis for them to be offering senior high. Gayunman, ngayong school year 2023-2024, pinayagan pa rin anya ng DepEd ang grade 12 students na naka-enroll sa SUCs at LUCs na tapusin ang kanilang pag-aaral. Papayagan pa rin naman ang pag-enroll sa laboratory schools o yung mga nagtuturo ng education programs para sa senior high school. Sa mga may laboratory schools authorized by CHED, except there is a cap that they must have no more than 750 students for their whole high school. That should be commensurate to the enrollment that they have. Kung masyadong malaki ito, konti lang estudyante nila, that's not their mandate. They're only using it so that their students can practice in these schools. Sa kabuuan, nasa 114 ang SUC sa bansa at 146 naman ang LUCs. Ayon sa CHED, noong 2016, halos lahat ng mga ito nagbukas ng programa para sa senior high school at karamihan na ngayon ay tumigil na. Dahil dito, nangangamba ang Alliance of Concerned Teachers kung kakayanin ba ng public high schools na hawakan ang lahat ng mga papasok na senior high school sa mga susunod na taon. Tingin namin ay darating tayo sa mga punto na magkakaroon ng tinatawag na Saturday classes, pwedeng umabot na third shift o kaya talaga pinakamiserable rito ay magkakaroon ng tinatawag na doble at siksikang mga estudyante sa loob ng mga classroom. At yan yung isang pangamba namin na lalo magde-deteriorate yung kalagayan ng edukasyon natin. Sa tala naman ng DepEd, mayroong 17,700 na mga grade 11 students ang kasalukuyang naka-enroll sa SUCs at LUCs na hindi na benepisyaryo ng voucher program. Handa ang mga public school na tanggapin sila sakaling pilitin silang lumipat ng paaralan. It will not affect their education. Of course, they will have to transfer. No? That's one thing from their SUCs and LUCs to the public schools. But it will not affect their education naman po. And we want to make sure nga na ma-accommodate natin lahat ng maaring ma-displace. Hindi rin anya itinigil ng DepEd ang voucher program sa private schools, kaya maari rin itong gawing opsyon ng mga papasok sa senior high school. Joyce Balaggio, ABS-CBN News.
Muling nabuhay ang pagbatikos ng mga kritiko sa anti-terror law. Ito'y matapos ilabas ng Korte Suprema ang mga panuntunan sa pagpapatupad ng naturang batas. Nagpapatrol, Adrian Ayalin. Pinatikos muli ng mga kritiko ng Anti-Terror Act of 2020 ang pagpapatupad ng batas na anila ay may layuning patahimikin lang ang oposisyon at hindi talaga para labanan ang terorismo. Ayon sa pinuno ng bayan muna na si Nery Colmenares, bumabalik ang tinatawag na chilling effect ng batas sa mga kritiko ng gobyerno. The law itself, not the IRR, but the IRR of course implements a law. Grabe ang chilling effect niyan sa opposition. Inilabas ng Korte Suprema ngayong linggo ang rules sa Anti-Terror Act kung saan may mga probisyon kung paano ipapatupad ang batas na inaprubahan noong panahon ng Administrasyong Duterte. Kasama sa mga nakapaloob sa rules na dapat aprobado ng Court of Appeals ang paggamit ng mga law enforcement agency sa mga service providers para sa mga impormasyon tulad ng text messages ng mga pinaghihinalaang terorista sa ilalim ng Anti-Terrorism Act. Sabi ng IRR, ang surveillance daw only upon an order of the Court of Appeal. Pero kayo pa lang, alam nyo naman siguro yan, may, sa batas, hindi ka naman pwede mag-surveillance na walang court order. Sa kabila nito, welcome development para sa Department of Justice ang mga rules ng Korte Suprema dahil magiging fully operational na anila ang batas. Kasi po pag nangyari na po yung terrorism, marami na pong mamamatay. Diba? So we have to stop it even before it happens. And this law equips the law enforcement agencies, equips the government to do that, to prevent it even before it happens. Iginit din ng DOJ na binabalanse ng Korte Suprema ang karapatan ng mga individual tulad ng data privacy at karapatan sa seguridad. On the one hand, you have data privacy, free speech, freedom of expression, freedom of the press. And on the other hand, you have the right to be secure in your person and the peace and security issues that we currently face. Ayon naman sa Korte Suprema, may mga pananggalang naman ang mga naakusahan ng terorismo tulad ng pagsasampa ng writ of habeas corpus. Adrian Ayalin, ABS-CBN News. Halos isang buwan matapos yanigin ng 7.4 magnitude na lindol ang libu-libong kababayan natin sa hinatuan Surigao del Sur, patuloy na iniinda ng mga apektadong residente ang naging pinsala nito sa kanilang mga tahanan at hanap buhay. Sila po ang inalalayan ng ABS-CBN Sagip Kapamilya. Yan sir, yan. Pinadapa ng lindol ang bahay ni Gemma Mejia. Dahil naninirahan malapit sa ilog, kinailangan din lumikas ng kanyang pamilya matapos mag-issue ng tsunami alert ang pamahalaan. Dali-dali kami, sir. Paspas kaming lumalakad. Ito sila, bumabalik pa kasi may babalikan pa kasi hindi kami makasya sa tambot. Sabi ko pagdali kasi lumalakas na ang kuan, anong tubig. Ang bangka ng mangingisdang si Raul Lucantes nawasak ng madaganan ng kanyang bahay sa tindi ng pagyaning. Wala na siyang alam na mapagkukunan ng kanilang pang-araw-araw na gastusin. Wala na ako'y kasakyan. Ma-standby ko. Kami sa pag-among panginabuhi, wala yun. Naghatid ng relief packs ang inyong ABS-CBN Sagip Kapamilya sa mga apektadong residente ng barangay ng Santo Niño, Lakasa, Maharlika, Aquino at Bituon na nasa evacuation center. Nasa 750 pamilya ang nabigyan ng tulong. Maraming salamat po sa ABS-CBN Foundation kasi talagang naramdaman namin ang ABS-CBN Foundation ay nandito po para sa Pilipino. Sumasailalim din sa psychological programs ang mga natroma sa lindol. Umaasa naman ang mga biktima ng lindol na sa paghinto ng mga pagyanig ay ang pagdating naman ng mas marami pang biyaya mula sa mga nagmamalasakit na kapamilya. Aabot sa 1,000,000 pisong halaga ng ari-arian ang tinupok ng apoy sa Santa Catalina Negros Oriental Martes ng gabi. Umabot sa 3rd alarma ang sunog na nagsimula pasado alas 8 at indineklarang fire out matapos ang halos 2 oras. 3 istruktura ang naabot kabilang ng isang bahay at establisimiento.
Dalawang insidente rin ang sunog ang naitala sa Metro Cebu nitong Martes rin. Tatlong bahay ang naabo sa sityo Lower Bonbonan, Barangay Labangon, Cebu City, kung saan limang pamilya ang naapektuhan. Sa Mandawi City, nasunog din ang 10 bahay sa Zone Camote, Barangay Paknaan. Sa paunang imbestigasyon, posibleng nagmula umano ang apoy sa rice cooker na hindi nahugot sa saksakan ng kuryente. Umabot na po sa mahigit na 500 ang bilang ng fireworks-related injury sa buong bansa. Ayon sa Department of Health, karamihan ay dulot ng mga legal na paputok. Nagpapatrol, Ara Perez. Namatay sa mismong araw ng Pasko ang kapatid ni Romer na si Raymundo matapos hindi makayanan ang pinsalang natamo ng katawan sa pagsabog sa umano'y inimbak na paputok sa isang ginagawang bahay. Ayon kay Romer, hindi man maibabalik ang buhay ng kanyang kapatid, sana ay maging aral ito sa mga nag-iimbak na mga paputok na maaaring buhay ang maging kapalit. Sa Bicol, umakyat na sa mahigit 60 ang bilang ng mga nasugatan dhahil sa paputok. Mahigit 700 ilegal na paputok naman ang nakumpiska ng mga otoridad. Sa tala ng Department of Health, umabot na sa 557 ang fireworks-related injuries sa bansa nitong pagsalubong ng Pasko at Bagong Taon, matapos matagdagan ng 114 mula January 2 hanggang umaga ng January 3. Sa pinakahuling datos ng ahensya, isa ang namatay. May mga kinailangang putulan ng bahagi ng katawan. Nagkaroon ng eye injuries na nagdulot ng pagkabulag sa isang biktima, may mga nawala ng pantinig at may stray bullet injury. Sa assessment ng DOH, Quitis, 5-star, Plapla, Boga, Whistlebump, Lucis at Fountain ang sanhi ng karamihan ng fireworks-related injuries. 4 sa bawat 10 kaso, dulot ng mga ilegal na paputok na 5-star, Plapla at Boga. Kaya't lumalabas na mga legal na paputok pa ang nagdulot ng mas maraming injuries. Ara Perez, ABS-CBN News. Patuloy ang pagbuhos ng pagbati at mga kwento tungkol sa big wedding day ni Angelica Panganiban. At gaya ni Angge, masaya rin si Ivana dahil sa bagong nagpapatibok ng kanyang puso. Pero handa na ba si Ivana na mag-I do? Nagpapatrol, MJ Felipe. Ma-action ang eksena kagabi ni Ivana Alawi sa episode ng Batang Quiapo. Pero sa tunay na buhay, sa pag-ibig nakatutok ang kanyang atensyon. Revelasyon ni Ivana, may love life siya ngayon. My heart is happy. You know? Ano pa happy? Happy. Ayoko muna sabihin super happy kasi syempre, ano pa lang, start pa lang. So happy. Non-showbiz. Selosa kasi ako. So hindi mag-work pag showbiz, tsaka magulo. Gusto ko ng private relationship. Matipid sa detalye si Ivana at ayaw i-reveal ang identity ng kanyang special someone na ayon sa kanya ay hindi nagseselos sa kanyang trabaho o nakakatrabaho. Alam mo yung nagustuhan ko, wala siyang kayabang-yabang. Tsaka, kasi ang number one na nagta-turn off sa akin yung mayabang. Ayoko ng ganun. I'm super blessed and I'm so happy and feeling ko malapit na pwede na mag-ano na. Char. Mag-asawa, ganun. Ah! Charot lang! Jokes are half men. Half men, yeah. Sa planet, ha? Hindi, joke lang yun. Siguro mga 30. Okay. May 3 years pa. Non-stop naman ang buhos ng pagbati at kwento sa pagkapakasal ni Angelica Panganiban noong bisperas ng bagong taon. Kaliwat kanan ang mga litratong ibinabahagi ng mga kaibigang dumalo sa kasal gaya ni na Andoy Ranay at Bella Padilla. I see the crystal raindrops fall and the beauty of it all. Nag-post na rin si Angelica ng short video ng kanilang kasal. Just the two of us. We can make it if we try. Sa drone video, makikita na sa rooftop ng isang building ang venue ng wedding. Napapaligiran ng mga halaman kung saan nag-bridal walk si Angge at ilan lang din ang makikitang tao o bisita. Ang makeup artist na si Mika Markaida, ibinahagi na natural ang look na inachieve nila para kay Angge. Her pure beauty, no lashes, no contacts, gandang Angelica lang.
Kasabay ng kasal, sinalubong na rin nina Angelica, Bella at Kim Chu ang bagong taon. MJ Felipe, ABS-CBN News. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Ako po si Karen Davila. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano. Ako naman po si Henry Umaga Diaz. Maraming salamat at magandang gabi, bayan!